Hey, what's up guys? By the way, I'm Dan and welcome to Monkey Place. So guys, in today's video, we're going to learn a game. But before anything else, if you're new here in my channel, please hit the subscribe button and also click that notification bell so that you can be notified in the videos that we're going to upload in this channel like this one. And you can watch some of our previous videos that is uploaded to this channel. So guys, today we're going to learn the game that I unboxed last time. So that is the Mars Travelers Lastic Mantagutaguan. So guys, this is a 2 to 6 player game. And it is published by Ludus Distributors and designed by Balangay Entertainment. So guys, kukunin ko muna yung game. Let me get it again. So, aray ko ah. Ayaw niya talaga. So, isa na lang. Alam ko nang gagawin ko. Huli ka. So, guys, let's set up the game and know the setup, the gameplay, at kung paano manalo sa game na to. So, guys, if you're ready and I'm ready, so tara, game! So guys, let's do the setup for the game Mars Travelers Lastic Mantagutaguan. So, before we do the setup first, kilalanin muna natin yung mga cards. So, this card is called the Palit a New Card. So, sila yung mga cards na merong question mark sa likod with the face of Lastic Man sa baba. So, ito yung mga cards na merong mga images or pictures na mga palitan nyo or yung mga transformation ni Lastic Man. Meron tayong mga trumpo, guitar, lamppost, ball, traffic light, house, jeep, at kung ano-ano pang mga transformation. At syempre, nandito rin si Lastic Man. So, yan. Lagay mo natin yan dyan. Then, here is the deck for the clue cards. So, yung mga clue cards, sila naman yung tutulong sa atin for the game para mas mahanap natin si Lastic Man. So, this clue card consists of 4 different puzzles. We have yung kulay puzzle or the colored card, the hugis puzzle o yung may mga shapes, math puzzle, so ito naman yung may mga math equations, and we have the numbered puzzle or yung bilang, yung may mga bilang na nakalagay. So, kung ilan si Lastic Man doon sa card. Let's do first the setup for this game. So, the first thing we need to do is put Lastic Man sa center ng table kung saan kaya siya makita ng lahat. In the same time, kaya siya maabot. And, the next thing we need to do is shuffle these cards or this palette of new cards, and then we're going to put it on the table o kung saan man kayo naglalaro face up. So, lagay man natin. There you go. Then, the next thing we need to do is shuffle these clue cards, and then we're going to divide it into 2 decks. So, malalaman nyo mamaya kung bakit kailangan hatiin siya sa dalawang deck. And that's the setup. So guys, the objective of the game is to find Lastic Man at kung ano yung ginamit niyang transformation o palitan nyo para makapagtago sa atin. Dahil nga naglalaro tayo ng tagutaguan, kailangan natin siya mahanap. So, paano natin siya mahanap? Mahanap natin siya gamit ang mga clue cards na ito. So, to start the game, first, mag-identify tayo kung sino yung dalawang unang player na bubunot sa ating mga clue cards. So, once na meron na tayong dalawang player, magsa-start na tayo ng game. Una nilang gagawin ay bubunot sila ng tag-isang card sa bawat clue deck or clue cards na meron sila. And then, sabay rin nila itong i-reveal. So, kung titingnan natin, meron tayong kulay puzzle at meron din tayong bilang puzzle. So, once na merong isa na tumama at isang mali, ay susundin natin syempre yung tamang clue. So, dito sa senaryong to, tama ang ating kulay puzzle at mali ang ating bilang puzzle. So, mag-uunahan ang mga player na hanapin ang palitan nyo ni Lastic Man na hospital. So, once na nahanap na nila yung palitan nyo ni Lastic Man, mag-uunahan silang itap o tapikin si Lastic Man gamit ang isang kamay. Paano pag kunyari nagkamali ako ng tinapik tapos gusto ko lumipat? Hindi na maaari. Kasi ang tinatawag natin touch move. So kung ano yung hinawakan mo, doon ka na hanggang matapos yung round. So kung sino man yung unang makatama
o unang makatapik kay Lastic Man sa palitan nyo na ginawa niya, eh, magkakaroon na siya ng isang puntos o 1 point. Then, itong card na to, ito na muna yung gagamit natin point. And then, yung natirang clue card, lalagay natin sa discard pile. What if parehong tama ang clue na lumabas? So, parehong tama yung kulay puzzle, tama rin yung hugis puzzle, o ano kaya kung mali pareho, katulad ng mali ang math equation o math puzzle at mali rin yung kulay puzzle. Pag nangyari na tumama pareho o nagkamali pareho, ay mag-uunahan ng mga player para itap o tapikin si Lastic Man, yung mismong anyo niya. Kasi pag once na tama pareho o mali pareho yung clue, ibig sabihin nun, hindi siya nakapagpalit ng anyo. Kung sino man ang unang nakatapik kay Lastic Man, siya ang makakakuha ng isang puntos at tuloy lang ang laro. Matatapos ang laro kapag meron ng isang manlalaro o isang player na meron na siyang 5 points o 5 cards. At doon na matatapos ang laro. So guys, kung gusto ninyo na magkaroon ng konting twist or challenge yung larong ito, kasi itong setup na to ay yung easy mode pa lang to. Medyo madali-dali pa to sa mga gustong madalian. Pero kung gusto nyo medyo pahirapan ng sarili ninyo, pwede natin gawin ang hard mode. Ang hard mode naman ay meron ng dalawang Lastic Man, yung dalawang Lastic Man na card, tapos papalitan natin yung isang Lastic Man. Once na parehong tama o parehong mali, yung clue na lumabas ay kailangan mo silang tapikin pareho. Meron pang isang mode, yun naman ang tinatawag natin challenge mode. Ang challenge mode naman ay ang pagbabaliktad ng apat na cards o palitan new cards, tapos gagawin pa rin natin yung normal na ginagawa sa laro. Bubunot ng dalawang clue card, i-reveal kung sino ang tama o ano, kung may isang tama at isang mali, kung ano yung tama, yun ang susundin, hahanapin yung palitan nyo ni Lastic Man at itatap. Ang challenge dito ay kailangan maalala kung ano yung mga nakataob na card. Kasi maaaring trumpo ito. So, kunyari, ang tamang card is trumpo, feeling mo ito yung trumpo, then pagka-reveal, hindi pala, kasi ito pala is cool. So, mali na yun. So, kung sino man yung nakatama, edi sa kanya yung puntos. Then, after that round, mag-iiba ulit yung mga nakataob na card. I-reveal ulit natin itong mga to. Yan, ayan si trumpo. Then, magtataob ulit tayo ng apat na card. At tuloy pa rin yung game hanggang meron ng isang player na merong 5 cards as points. So, that is Mars Ravelo's Lastic Man Tagutaguan. So, great! So guys, that is Mars Ravelo's Lastic Man Tagutaguan. So if you like this kind of video, please give us a like and share this video with your friends and family. And also guys, kung nagahanap kayo kung saan nyo pwede mabili ang mga games na ito or gantong klaseng game, I'm going to put the links of Neutral Ground Philippines sa description box at saka ng Ludus Distributors para kung sakali mang may mga questions man kayo regarding to the game, they can answer you directly. So guys, don't forget to follow us also in our social media account, in our FB page, Instagram account, syempre sa aming YouTube channel. And let's support the other content creators under Variable Play. So I'll put all their links on the description box. So guys, this is the end of this video. See you and it's a wrap.